Ma'am? Ha? Yung mukha ko yatang malalim yung iniisip nyo. Meron ho ba kayong problema? Hindi. Wala naman. Kasi... Lenita? Ma'am? Pagpasensya mo na, hindi ko kasi matiis eh. Meron lang akong kailangan malaman sa'yo. Kilala mo ba si Gary Davis? Ano, Carol? Pilip ka na naman sa akin, ah. Kita mo naman, sabi ko na sa'yo, eh. Alam mo, hindi talaga palalampasin ng mami yung babaeng ngayong araw na ito. Ano, padedma pa ang mami yung nagtanong, ah. Ay, nako. Sunsunod ka talaga, no? Tsaka na mapapayangay si Aling Lenita. Ayan, ngayon kumapahiya siya. Buti nga sa kanya yun na yun. Tsaka at least, diba, nalaman ng mami na kilala lang pala siya. Hindi kaya malaman ni Aling Lenita na ikaw nagsumbong sa mami mo? Karoon naman. Sa palagay mo ba, ipapahamak ako ng mami ko? Kinakabahan ako eh. Tsaka na malaking gultong ginawa mo. Tingnan mo itong babaeng to. Teka nga, akala ko ba, trip ko rin na mabisto na yung babaeng para sa ganun mapalayas na siya dito. Oo nga, pero sa, hindi naman sa ganitong paraan, no? Alam mo, Carol, sa tingin mo ba ay aalis dito yung Lenita niyan kung papalayasin mo lang? Aba, Carol, eh napakakapal ng babaeng yun, eh. Kita mo naman, ha? Napasarap na yung pagtira niya dito, ginawa niya itong bahay bakasyonan. Kasama pa yung anak niya. Ang ganda kapal. Tsak na pag nalaman to ng daddy mo, magagalit sa'yo yun. Carol, walang malalaman ng daddy. Hindi niya malalaman na ako nagsumbong kay mami ng lahat ng mga. Tsaka isa pa, sama talaga loob ko sa babaeng yun. Dahil inagaw niyang itay sa inay ko. Kaya dapat lang na magdusa siya. Lakad mo, ha? Madalayan ko si Susan. Sana nga, buti ko si Gary doon. Sigurado ka ba na hindi sumabit yung mga tawa ni Gary kagabi? Yan ang balita ko. Pero paano? Pag ikinanta siya ng grupo na yun ito, so? Nako! Yun ang delikado. Baka mamaya maghanap ng damay si Emong Tusok, ha? Panibagong kaso naman yun ang pinsan mo si Gary. Talaga sila titigil lang, hindi sila pumabalik sa kulungan. Simulan, kung naman maging problema dito, alam mo ko saan ang pupunta. Oo, sige. Paano na muna ako sa inyo. Sige. Simulan. Oo. Oh. Talaga. Seryoso ka. Leo. Kanino chikotan galang kanto? Sa akin yun. Ako bumili nun. Naniniwala na sana ako sa'yo. Pero, huwag mo naman ako isteryo.
Ha? Pwede ba? Sa kanya yan, di ba? Berting. Kung gusto mo, no, na magtagal ang pagsasama niyo ni Cardo, huwag ka nalang magtatanong. At kung gusto mo rin na magtiwala ako sa'yo, pwede ba? Kung pwede lang, ha? Paniwalaan mo na lang yung sinasabi ko sa'yo. Imbis na uriratin mo yung dumarating na swerte doon kay Cardo, di ba dapat matuwa ka na lang? Dahil kung masaya kami, magiging masaya ka rin, Berting. Ang delikado eh. Yung magalit sa'yo si Cardo. Baka mamaya, pulutin ka sa kangkulan. Eh, saan doon nag-usap si na Clara at Carol? Doon sa kwarto nila. Diba, sabi mo, wala tayong pasok dahil may meeting ng mga teachers natin. Eh, tamang-tama, papunta sila doon sa kwarto nila. Eh, di sinundan ko. Tamang-tama, pinag-uusapan nila si Ma'am Almira at si Aling Lenita. Eh, ano-ano naman yung mga narinig mo? Eh, yun nga. Isinubong ni Clara si Aling Lenita. Sinabi raw niyang kirida ni Manggari si Aling Lenita. Malaking gulo yung ginawa ni Clara, Jepoy. Pag nalaman ni Ma'am Almira na dating may relasyon sina Sir Romante at Aling Lenita. At hindi lang yun. Sinabi pa niya na baka malaman ni Ma'am Almira na pinalabas ni Aling Lenita na anak ni Sir Romante. Nakakaya kay Ma'am. Baka isipin pa ni Ma'am Almira na kasabot ako sa mga ginawa ni Aling Lenita. At hindi lang yun. Eh, nagtatampo nga raw si Clara dahil inagaw niya yung tatay niya dun sa nanay niya. Anong inagaw ang tatay niya sa nanay niya? Yun nga ang hindi ko maintindihan. Ang pagkakaintindi ko, si Aling Lenita ang umagaw sa kanyang tatay. Eh, sino ba yung tatay niya tsaka nanay niya? Bah, ewan ko. Ikaw ang nakaranig. Ba't di mo pa inintindi? Isa pa akong problema, Jepoy. Paano kung isipin ni Aling Lenita na ako nagsumbong kay Mama Almira? Oo nga, no. Naku, Eris. Patay ka. Siguradong ikaw ang puputukan ni Aling Lenita. Ma'am, wala na ba kayong ipagawa sa akin? Wala na, sige. Iwan mo na lang dyan. O, sige po. Tawagin na lang kita. Salamat, Kerubin. Kumaka. Sige ho, Ma'am. Mamaya na lang. Lenita. Masyado ba naging personal yung tinanong ko sa'yo? Tungkol ba dun sa inyo ni Gary? Kasi meron... Kilala mo naman siya, di ba? Oo, Ma'am. Binata pa ho si Gary. Kilala ko na ho siya. Nabigla na nga lang ho ako nung bigla akong mabalitaan na nag-asawa na pala siya. Ah, edi kung ganun, kilala mo rin pala si Susan. Yes, Ma'am. Teka muna, paano ganun mo kakilala ba si Gary? Yung bang, ang ibig ko sabihin eh, yung pamilya mo ba, kaibigan nila, o yung pamilya nila, kaibigan mo, ganun ba yun? Alam mo, mabuti rin kasing sabihin ko sa'yo, Lenita. Importante para sa akin na hindi masira ang tiwala ko sa'yo. Kung maaari sana, yung mga bagay na dapat kong malaman, gusto ko sanang sabihin mo sa akin ang totoo. Ma'am, gusto niyo bang itanong sa akin kung ano ho yung
relasyon ko kay Danny. Alam mo kasi, Lenita, hinihintay ko eh. Ikaw ang dapat na magsabi niyan sa akin. Hindi ako ang dapat mong tanungin. Ma'am, aaminin ko sa inyo na naging masikit yung masikit pa sa maging sa pagiging magkaibigan yung naging relasyon namin ni Gary. Ang ibig mo sabihin? Na, ano yung... Oh, ma'am. Aaminin ko na ho sa inyo ang totoo. Naging kerida ho ako ni Gary. Dalawin ko sana si Susan dahil nabalitaan ko na gagagaling lang sa ospital eh. Nandiyan sa loob. May wala kita. Gary, sandali lang. Pwede ba kita makausap sandali? May sasabihin lang ako. Cardo, baka sermon yan ha. Baka pwede natin pagpaliban na muna. Alam mo, Gary, kung nasasabihan mo kita ng mga bagay-bagay, sana huwag mo masamain yun. Yung ginagawa ko naman, hindi naman para sa akin eh, kundi para sa iyo eh. Ang kaso, Cardo, ang problema, ha? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Cardo, sinesermonan mo ko. Daig ko pa ang nagsisimbang gabi. Sana wag mo ituturing sermon yung sinasabi ko. Ngayon, kung tinuturing mo sermon yun, eh, siguro, eh, parang nagdidilimang ka na ng isip. Oh, sige. Anong sasabihin mo? Ang tungkol sa nangyari sa pangkat ni Emon Tuso kagabi. Oh, ano ngayon ang naalalaman mo tungkol doon? Alam mo, Gary, ako ang magtatanong sa'yo tungkol sa bagay na yon eh. Hindi ba nasabit yung tawa mo kagabi? Sino na naman ang damaldal sa'yo? Hindi na importante yun. Ang importante, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ba importante sa'yo kung ano magiging kinabukasan mo? Ha? Alam mo ba kung ano pinasok mo? Drug pusher ka na rin ba? Oh, yung mga bakal ha, ilagay niyo sa isang lalagyan na pwede natin pakiluyan. Pati itong gulong ha, baka makalimutan nyo. Yung mga dumi lang pagtatanggalin nyo yan, yun na itatapon. Oh, ito. Ito, dumi na rin to. Tapon na yan ha. Tapos dito, maglalagay tayo ng mga toolbox dyan eh. Wala maayos yan. Yan, mga bakal ha. Ayos niya. Tapos dito, yung mga langis. Anong ginagawa mo dito? Pinalilinis ko ito eh. Bata. Tamano mo na yan ha. Yung mga kalat na inipon nyo ron, ikuan nyo ha, itapon nyo na ha. Tsaka nyo lang ituloy yan. Yung pera nyo. Ito. Bigyan mo na si Pahing doon ha. Sige. So, bakit ikaw nagpapalinis dito? Bakit? Ikaw ba nakabili itong talyer ni Boss Gary? Hindi ako. Kinuha lang akong ano eh. Mamahala dito ni Mang Enteng. Ito nga eh, sinusubukan kong maging supervisor ng isang talyer. Pati ba naman kami ni Waldo, i-steer mo pa? Ikaw ang bumili nito. Hindi, ba't ko kayo i-steer eh? At saka ba't ko kayo lulukuhin? Kung ako nakabili nito, eh di, ba't ka naman kayo paalisin dito? May ibig ba sabihin eh, kamamasukan ka dito? Eh, ang dami naman pinagkakitaan ah. Tinigil ko na yung pasugalan eh.
mabuti na ito. Mas marangang na gawain. Wala namang mangyayari doon eh. Puro lang problema. Pinanggagalingan pa ng mga masamang bisyo. Ah, hindi ka ba nabibiro? Kaya kami pumunta ni Waldo rito dahil pakikusapan ka sana namin nabuksan yung pasugalan para may pagkakitaan naman kami. Oo nga eh. Wala nga kaming kayod eh. Pati nga si Boss Kari, wala rin kayod. Baka naman gusto mo kaming maging bouncer. O kaya eh, bodyguard. Wala ako ibabayad sa inyo eh. Pero kung gusto nyo, pwede kayo dito. Matal, marunong naman kayo magmekaniko eh. Legal pa. At hindi kayo laging nanganganib sa mga pulis. Ibig mo ba sabihin sa akin, Lenita? Pinatulan mo si Gary kahit alam mo may asawa na siya? Alam kong nakakahiya yung ginawa ko dahil pumayag ako maging kirida lang. Hindi naman kasi gano'n ang ibig ko sabihin. Huwag mo naman akong ma-misinterpret. Kasi sabi mo sa akin, kilala mo si Gary noon pa. E di ibig sabihin kilala mo yung mga kalokohan niya. At kilala mo rin yung pagkabutangero niya. Ebe, sayang ka naman. Nakasisiguro naman ako na hindi ka maubusan ng mga lalaking handang pakasalan ka at bigyan ka ng magandang kinabukasan. Siguro naintindihan mo yung ibig ko sabihin eh. Totoo mo yan, ma'am. Dahil noon, bago dumating si Gary sa buhay ko, dati naman hong tahimik at masaya ang buhay ko eh. Pagkatapos ho, bigla na lang akong nagkaganito. Pero hindi ko naman ho gusto nangyari eh. Hindi ko akalain na magkakaganito ang buhay ko. Teka muna, sandali. Anong ibig mo sabihin hindi mo gusto yung nangyari? Ma'am Almira, ni sa panaginip, hindi ko inisip na magiging kirida lang ako. Napapatol ako sa isang lalaki na may asawa. Lalo na nga't may pamilya na. Pero siguro, ganito talaga yung kapalaran ko eh. Teka muna. Ang ibig mo bang sabihin, pinilit ka lang? Parang ganun na nga ako yung nangyari. Hindi ko talaga gusto na pumatol kay Gary. Kaya nga lang ho, pinagbantaan niya ako. Sinabi niya na pag hindi raw nangyari yung kagustuhan niya, papatayin niya raw ho ako. Ano? Eh, ayoko naman ho siyempre na madama yung mga mahal ko sa buhay. Kaya nga kahit labag sa kalooban ko, napilitan na ho ako makisama kay Gary. Tardo, ha? Kung ano man yung nilakad ni Emong kagabi, yung sinasabi mong deal sa drugs, wala akong kinalaman doon. Nandun, si Waldo saka si Negro. Ngayon, paano mo akong mapapaniwala na hindi ka kasama sa deal na yun? Teka muna. Ang ibig mo ba sabihin, tuwing may lakad yung dalawang ugok na yan, eh ako lagi akong kasabwat. Pero pumasok ka sa teritoryo ni Emong Tusok. At meron kang ginawang transaksyon sa kanya, hindi ba? Teka nga! Bakit ba nilalang lahat ng kinikilos ko, pinakikilaman mo? Nakikilam ako dahil ayoko mamahama ka! Wala kang pakialam! Wala kang pakialam kahit gumulong ang ulo ko sa lupa! Ha? Sarili mo ang pakialaman mo dahil hindi ko pinakikilaman ang buhay mo! Wala ka na ba sa katinuha ng isip mo? Nasisira na ba ang ulo mo? Ay, ba? Lahat ang mga iligal na harap buhay ang pinapasok mo! Ha? Oo! Cardo, oo! Sira na ang ulo ko! Buwang na nga ata ako eh! Ha?
Kaya kung ako sa'yo, tantanan muna ako. Tigil-tigilan muna ako. Dahil baka maghanap ako ng damay, mapatay pa kita! Thank you.